So, ari nga yung mga ilang kaganapan bago nga tuluyang umalis sa aking asawa ko papuntang Japan. Medyo matagal nga din ang kanyang kontrata doon sa Japan, kaya talaga naman nilubos-lubos namin yung mga natitirang araw niya dito sa Pilipinas. So, ari nga yung isa sa mamimiss ko nakasama siya kasi nga tuwing Linggo lagi kami nagsisimbang tatlo nila Anaya. Pagkatapos nga namin dumaan sa simbahan, ayan din naman kami dumiretso sa gupitan kasi nga nabalitaan namin na sobrang mahal pala ng gupit sa Japan, kaya sabi ko para makameno siya, dito na siya magpagupit. So, hindi ko na nga pala isinama dito yung pag-aayos namin ng maleta at ng mga gamit na dadalhin niya kasi nga gusto ko kapag napanood to ng asawa ko sa Japan, makikita niya yung mga last bonding namin na magkakasama dito sa Pilipinas. So 2 days nga before yung flight niya, ito yung eksena namin sa bahay. As in, hindi kami mapaghiwalay na tatlo. Maya't maya kami nagyayakapan, nagkikiss, ganyan. Kasi nga, sobrang nalulungkot ako na dati napapanood ko lang sa mga vlog yung ganito. Tapos ngayon, kami na yung nasa ganitong sitwasyon. Habang nalalapit nga yung pag-alis ng asawa ko, pabigat na pabigat yung nararamdaman ko. As in, halo-halo yung emotion na nararamdaman ko noong mga oras na yan. Natatandaan ko pa nga sinabi ko sa kanya na wag na kaya siyang tumuloy kasi nga hindi kami sanay sa LTR, baka hindi mag-work yung relationship namin. Pero lagi niyang pinapaalala sa akin na walang dapat magbago, mas lalo kaming titibay, mas lalo kaming tatatag kasi nga meron na kaming anak. Kaya sobrang proud ako doon sa mga kababayan nating OFW na mas piniling magpakalayo-layo para lang mabigyan ng maganda kinabukasan yung pamilya nila. And for sure, ito yung isa sa mamimiss ng asawa ko kung paano ko siya inaasikaso at inaalagaan. So, sa mga oras na to, hindi ko na mapigilan yung sarili ko na mag-iiyak kasi ito na yung huling gabi na magkakasama kami matutulog sa iisang kwarto. Halos madurog nga yung puso ko dyan habang tinititigan ko silang magkatabing matulog. So, eto yung time na paluwas na kami ng Maynila and habang binibidyohan ko sila dyan sa bus, grabe, tumutulo yung luha ko dyan kasi grabe, nalulungkot talaga ako ng sobra-sobra. And bago nga yung flight niya, hindi talaga pwedeng hindi kami dumaan dito sa Quiapo kasi talagang tuwing umuwi kami, nagsisimba kami dito mag-asawa. Eto nga din yung first time na makapunta ni Anaya dito sa Quiapo Church, kaya naman sobrang memorable nito. Pagka-uwi nga namin, ako, hindi ko na talaga ito mapaghiwalay na mag-ama kasi talagang sinusulit niya yung bawat oras na kasama niya tong bata. Ito na nga din yung huling beses na mabubuhat niya doon si Anaya kasi pagbalik niya, 5 years old na tong anak niya. So, ito na yung time na ihahatid na namin siya sa airport and habang nasa biyahe kami, palihim akong umiiyak dito kasi nga grabe, hindi ko na alam yung mararamdaman ko. Pagbaba nga namin dito sa airport, dito lang talaga nag-sink in sa sarili ko na talagang totoo na ito na talaga, aalis na siya. So, ng mga oras na to, talagang sobrang happy ng puso ko, sobrang proud na proud ako sa asawa ko kasi lahat ng mga pinaghirapan niya, lahat ng mga plano namin, unti-unti na siyang natutupad. Kaya daddy, kapag napanood mo to, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi man ako showy, hindi ko man to masabi sa'yo ng personal, pero alam ko na alam mo na sobrang proud kami ni Anaya sa'yo. Sobrang thankful ko kasi ikaw yung asawa ko and grabe, sobrang na-appreciate ko lahat ng sacrifices na ginagawa mo para lang mabigyan ng maganda kinabukasan yung anak natin. And to all OFWs na mas pinili magpakalayo-layo at magsakripisyo para sa pamilya nyo, sobrang nakaka-proud kayo.